Bigla na lang bumulagta si Reverend Father Richmond Nilo sa harap mismo ng altar ng Kapilya ng Barangay Mayamot sa Zaragoza, Nueva Ecija matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang salarin mag-aalas 6 kagabi. Dahil sa sunod-sunod na putok ng baril, napayuko na lang ang mga dumalo sa misa. Nakatayo po siya, bigla na lang may pumutok. E siyempre po, parang na, parang nanggaling sa bintana. Ay, ako po bumulagta na siya. Sana po mahuli po, hindi mo makakay father. Habang ang gunman, nakatakas sakay ng nakaabang na motorsiklo malapit sa Kapilya. Just put 2 to 3 meters away yung gunman because the window is not, may rehas lang po and it's very visible from the outside. Again, we recovered 2 slugs and that will be subjected for laboratory examination and about 7... empty shells of caliber 45. Cura paroko ng St. Vincent Ferrer at residente ng bayan ng San Antonio, ang 43 anyos na si Father Nilo. Bumubuo na ng Special Investigation Task Force ng Nueva Ecija Police na siyang tututok sa krimen. Sa ngayon, wala pa raw nakikitang motibo at mga suspect or persons of interest ang pulisya kaugnay sa krimen. Mariing kinundena ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang pagpatay kay Father Nilo at nanawagan ng dasal para sa kanya at sa iba pang pari na biktima rin ng pamamaril. Si Father Nilo na ang ikatlong paring pinatay sa bansa mula nitong Disyembre. December 4 ng tambangan ng riding in tandem si Father Marcelito Paez ng Jaen Nueva Ecija. Bumuo rin ang task force noon na tumutok sa pagpaslang kay Father na ayon sa Commission on Human Rights ay posibleng pinatay dahil sa pagiging aktivista. Nitong April 29, pinagbabaril din si Father Mark Ventura sa Gataran, Cagayan na ayon sa pulisya ay posibleng may kaugnayan sa kanyang advokasya laban sa mga rebelde at ilegal na aktibidad sa kanilang lugar. Nitong June 6, nasugatan naman si Father Ray Ormeneta ng pagbabarilin sa Calambas City, Laguna. Sa kabila ng mga insidente ito, sabi ng PNP, hindi ito cause for alarm for the public. These are isolated cases, remember. But then again, itong mga patayan na to, hindi naman natin pwedeng pabayaan din. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.